Thank you.
breakfast ideas at ulam naman para naman may pang merienda at negosyo kayo dito sa Taste of Pinas at may pang ulam din kayo sa Kitchenatics. So now na ready na yung ating dough ay magpakulo tayo ng tubig. Once na kumulo na ay drop lang natin yung mga nagawa nating palitaw balls. At pag ito ay lumutang na, hayaan muna for a few seconds bago ito hanguin. Coat natin yung mga naluto nating palitaw with desiccated coconut. And yes, pwede kinayo na niyog ang ipang-coat nyo. Ang advantage lang kasi pag desiccated coconut ang gamitin natin ay hindi mabilis mapanis o masira yung ating palitaw. At syempre, hindi mawawala ang pang-sprinkle natin mamaya sa ating palitaw. Mag-add lang tayo ng 1/4 cup ng sugar sa ating toasted sesame seeds. Dahil nga walang sugar yung ating dough, eto yung magbibigay ng lasa at tamis sa ating palitaw. 1/4 cup lang ang nilagay kong sugar dahil matamis na yung ating palaman. And ready to serve na at syempre pwedeng-pwedeng ibenta ang ating palitaw balls with yema filling. Saktong-sakto ito ngayong holiday season na, pwede kayo magpa-order online. Sa packaging naman, pwedeng kayong gumamit ng clamshell, plastic tub, or bilao. Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Sa bintahan ng ating palitaw balls ay pwede nyong dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong to video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!